Okay, hello mga master. May isi-share ako sa inyo ngayon. At ito ay papalitan natin ng i-re-repair natin siya. Pero wala tayong papalitang pisa. So ito ay fan ng freezer na Whirlpool, yung double door. So papakita ko sa inyo ang sira niya. Yan. Yan yung sira niya. So kung papaandarin natin to, ay maingay ito. So nung tinanggal ko ito, ay sobrang ingay niya at minsan sobrang hina na yung ikot ng kanyang fan. Dahil parang sumasayad na yung rotor niya sa stator. So kaya napag-isipan ko i-repair yan. Andarin natin? Yan. Naririnig niyo yung ingay? Yan. Yan yung ingay na nagagawa niya. So ngayon, i-disassemble natin ito at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ni-repair siya na wala tayong papalitang parts. Okay? So madali lang naman to. Pero sa pagtrabaho nito ay hindi madali dahil ang kailangan nyo nito ay mapaglagyan natin ng rotor para i-punch natin yung kanyang ihi o yung kanyang shafting. Gagamitan natin ng nail file. Okay? So, yan yung mga gagamitin natin pero kailangan din natin na mang punch. Okay? Para matanggal natin yung shafting. Okay? Kasi yung shafting sa una-una kasi meron kasi yung nilagay silang pangdikit para hindi yun gagalaw sa rotor. So magkasama talaga sila pag iikot. Kailangan magkasama yung rotor at saka yung shafting. So hindi yung ang iikot lang yung rotor tapos yung shafting, hindi. So ang magiging resulta din kung hindi nyo maiayos sa pagtrabaho, ang iikot lang ay ang kanyang shafting lang tapos itong yung iikot yung rotor lang tapos yung shafting hindi siya makasabay kasi titikas kasi ito kasi dadala ito ng hangin. So magkaroon ng problema. So ngayon tanggalin natin to. Ayan. So ito dahil mayroong problema dito. So out muna natin itong kanyang fan. Ayan. So ngayon, ito yung rotor. So actually na-repair ko na ito, nilagyan ko lang ng Dibcon pero hindi rin siya tumatagal, nasisira din siya. Ayan. Ayan. Ayan, nasisira din siya. So nawawala yung alignment. So ang gagawin natin ngayon ay gagamitin natin ito. Ayan. Tapos papunch natin ang ito para bababa siya. Okay. Luluwag siya. Ayan. So pag luluwag na yan, so nakikita nyo. Ayan. Ayan. So parang natanggal na. So magamitan natin ng pliers para iikot siya. Ayan. So pwede natin itong tanggalin. Medyo matigas to. Okay. Parang lumuluwag na. Ayan. So kaya siya matigas. Ito yung ano niya, spacer. Kaya siya matigas dahil dito sa kanyang nilagyan ng pandikit. Nasa gitna kasi yan. Ayan. Okay. So ang gagawin natin, ililipat natin itong ito
lilipat natin dito sa para sa shafting. So ito yung sa likod niya. Ito yung dito. Dito sa likuran. Ayan. So ngayon, yung dito sa taas, yung ito, ililipat natin dito. So may ginawa na ako. Ayan. Na kagaya din ito dito. Ayan. So sinukat ko na yan. Kaya pwede ko nang ilipat siya. So ang ginawa ko nito, para makita nyo lang, so ginamit ko yung nail file. So yung sa likuran, sinukat ko siya. Ayan. Sinukat ko siya dito. Ayan. So pagka nasukat ko na siya, so ang ginawa ko, nilagyan ko na ano siya, kagaya ng sa kabila. So hanggang nabuo ko yung dalawa na yan. 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 So magkapareho na sila, pero mas maganda itong sa kabila kasi machine ang gumawa nito. Itong sa atin ay DIY ito. Yan. DIY yan. So ngayon, lilipat na natin siya. Lilinisan muna natin. Kasi yung kamay natin ay mayroong yan. So, ayan. So paano natin malalaman na ito yung bago? Oh. Malalaman natin 'yan kasi maganda itong sa kabila. So ito yung ganyanin natin. So lilipat natin dito. Lalagay natin. Ayan. So, pansan natin ng konti. Ayan. May sukat na ito dito sa kabila. Ayan, ito yung sukat ko. So, kailangan naka ano siya dyan. Ayan. So, ayan na. So, ayan yung seating niya. So, lagyan lang natin ito ng pandikit pagkatapos nating maisukat siya. So, balik muna natin to. Saka na natin lagyan ng pandikit. Sukat muna natin. Yan. Kailangan malaman natin kung tama yung ginawa natin. Yan. So wala tayong biniling spare parts. Hindi tayo nagbili ng buong makina. Hindi din tayo nagbili ng rotor. So ang ginawa lang natin, nilipat natin yung likuran sa harap. Yan. Yung shafting niya ang ginalaw natin. So, anong ginamit natin? Ay, itong nail file lang at saka puncher. Yan. Punch lang natin. So, ngayon, i-assemble natin siya para masubukan natin kung may ingay pa ba o wala na. And then, pagkatapos, saka na natin lagyan ng lagyan na natin siya ng pandikit para hindi siya gagalaw doon sa kanyang rotor. Okay? So, susubukan natin siya ngayon para alaman natin kung may ingay pa ba siya o wala na. Wala na siyang ingay. So, yun na yun. Tama na yung ginawa natin. So, sinishare ko sa inyo para baka makatulong din sa inyo kung malayo kayo sa bibilihan o sa
nasa probinsya kayo at gamit nyo ganito at nabutan kayo ng pagkasira na ganitong sitwasyon, so hindi nyo na kailangang bumili ng bagong makina o fan motor. So ang gagawin nyo na lang, pag ganun yung problema, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, ayan, hindi na siya gumalaw. Ayan, so. At kung iikuti natin siya, parang mas maganda na rin yung ikot niya. Ayan. Okay? Subukan natin kung may ingay ba siya. Ayan. Okay. Subukan natin. Madali lang naman gawin to. Basta matyaga lang talaga kayong gumawa. Kasi pag hindi matyaga yung gagawa na ito mag-DIY, hindi nyo talaga magagawa. So kailangan matyaga kayo para magagawa nyo yung mga bagay na hindi dapat ninyo magawa. Yan. So, yan. Lumalakas na yung ano niya, andar, at saka hindi na siya sobrang ingay. Oh. So nakikita niyo na. So, yan. So, paalala ko lang sa inyo, hindi po ako professional, at kung gagawa kayo ng DIY ng ganito, ay sisiguraduhin yung marunong kayo, din kayong gumawa, at mag-ingat sa 220 volts o live, kasi delikado yan. Huwag niyong gawin pag kulang kayo sa kaalaman, so ipagawa nyo na sa iba na mayroong idea. Okay, so nagawa ko na, i-share ko na sa inyo, sana ay nakakuha kayo ng idea. Thank you for watching and God bless you. Balik-balikan nyo lang to sa pagpanood para makikita nyo kung ano ang ginagawa ko bago ko siya naayos. Okay, review natin. So, anong ginagawa ko? Okay, nilipat ko yung sa likuran dito sa harap. Pero kailangan yung sukatin yung sa likuran bago kayo gumawa ng ganito. I-slice nyo yung para sa gitna ng rotor at i-punch nyo yung shafting gamit ang ganito. Para maibababa ninyo ang yung shafting para makuha nyo sa rotor. At pagkatapos nyo makuha yung rotor at yung shafting at maikabit nyo na siya ulit, kailangan nyo ng pandikit doon sa gitna ng rotor para hindi na siya kumalas. Okay? Yun lang. At sana'y nakatulong sa inyo. Thank you for watching and God bless you. Bye-bye.